Welcome to the Powerful Comics Man Podcast. Oh, it has come to this, my friends, mga kababayan. Isa na namang kahindik-hindik na trend ang bumulagat sa ating sa mundo ng TikTok. The cesspool that is TikTok. The queen of social media cesspool siguro. Or is it? I don't know. Maybe it's not just, it's really not just my stuff. Okay? Or my generation rather. But, basta actually, mas ano ba, sobrang strict nga sa TikTok eh. Yung ibang videos ko na ina-upload sa Sawsawan Podcast TikTok page, inaano nila, parang dinadown nila, mga walang hiyang TikTok yan. Pero anyway, puntahan natin ngayon itong kahindik-hindik na TikTok trend na ito. The NPC TikTok trend. Ito, nakita nyo naman, nakalagay, social decay. It is the sign of the times, my friends. Diba? If this is not social decay, I don't know what the hell it is. So ayan, mayroon akong ano, ang ganda ng presentation natin ngayon, diba? Nandyan si, yung isang NPC star ng Pinoy TikTok sphere. So far, diba? I'm sure may dami pang copycats na gagaya dyan. Kasi, I first saw this NPC TikTok trend. Parang yung mga pina-follow ko sa na mga YouTube channels, they've been talking about this mga 2 days ago. And ngayon, gawa natin ng content, 'di ba? May nakita na ako, actually nag-search ako. So meron na kaya dito nito. So tiningnan ko kung meron. So nakita ko the Filipinos did not disappoint. Meron. Merong mga NPC dito na TikTok creator. So, first of all, explain muna natin what the hell is going on. Okay, so, okay. Sa pagkakaalam ko, okay, so, nagsimula ang trend na ito. Itong nagpauso dyan, si Pink Doll. Pinky Doll? Huh? Pinky Doll. Oo, itong babaeng ito. Ito, naka-live din siya ngayon. Actually, so basically ano ba, una muna ano ba yung NPC? Okay, so NPC dun sa mga ano yan, internet lingo yan, actually gaming lingo ang NPC. Ang tawag ng ang NPC stands for non-playable characters. Pero basically yung mga NPC na nire-refer na ginagaya nitong mga TikTokers na to ay yung mga NPC dun sa mas bago na video games. Sobrang high-tech na kasi ng mga games ngayon. Parang meron na silang sariling mundo talaga dun. Kasi may story-driven na yung mga video games ngayon eh. Parang na nang nanonood ng mga pelikula. Okay, and weirdo sila kasi hindi mo nga ano lang eh, AI lang sila eh. AI lang sila. So sometimes, kausap mo siya, pero nakikipag-usap siya sa'yo pero sa iba siya nakatingin. Kasi yun yung programming niya. Hindi siya makakaalis dun. Diba? Kaya nga non-playable character siya eh. Hindi siya, lalo na yung mga una. So ginagawa niya yung mga gestures niya as if kaharap mo siya pero nandun ka sa gilid. Diba? Tapos, basta, hindi, tapos weird siyang gumalaw pag tumakbo siya. For sure, most of the people watching this would know what it is. Okay, so etong NPC na ito, TikTok trend, etong si Pinky Doll, according to dun sa mga napanood ko lang, hindi ko alam kung totoo to. Pero recently, this Pinky Doll girl was fired from her job and naisipan niyang mag-live stream ng ganito. So, ayan, she dresses up like that. And then acts as if she's an NPC character. Tapos, every time na may mag-gift sa kanya, she repeats the same lines. So, meron siyang ano, dito sa TikTok Live, pwede kang mag-send ng mga ano eh, parang stars sa ano sa Facebook, ganyan, kung mas familiar ka doon. Pero I'm sure you're familiar. So, every time may lalabas dyan, ayan, ano siya, tawag dito,
mag sasabihin niya yung line for the corresponding gift. So paulit-ulit lang yun. And that's it. Diba? Pero at least nag-ano, nag-makeup naman siya. Nag-ayos siya ng ganyan, 'di ba? So pakinggan natin ang ginagawa niya. Like a shimmer, slay, huh? Cash, cash. Oh. Grab. Yes, strong woman. Ice cream. And you can see. And you can see. Yes, yes, yes. Ulit-ulit lang siya. So, as you can see, tuloy-tuloy yung pagbibigay ng gifts sa kanya. And these gifts, yung mga lumalabas na yan, these are real money. Kumbaga, ang laki ng kinikita niya. Let's say, some of them could be 1,000 pesos worth. Some of them would be mga 50 pesos. Siguro pinaka-mura would be mga 20. So let's say, ano na lang, tigbe 20 na lang yung lahat ng mga magbigay dyan. And sa pagkakaalam ko, itong si Pinky Doll can go for hours. As in, almost buong araw siyang nandyan, nagising siya. And according to reports, she made, at one time, she made $7,000 doing this. Diba? $7,000. So that's around 300K, mga ganun, 350. Diba? Doing this, almost 400,000 na yun. Yung $7,000 na yun. Doing this in a day. In a day. Diba? So, is this even imaginable back in 2010? Of course, meron tayong hindi magpapatalo itong right now. Ito, naka-live pa siya ngayon. Sakto, panoorin natin. Diba? Ba't ganun? Teka. Ito. Naka-live siya. Si Queen Bell 22. As you can see, it's the same shtick. Diba? Pakinggan natin. Tingnan natin kung anong boses dito, anong mga sinasabi niya. Pero ito, ibang classic NPC siya. Mapaganyan-ganyan. Kasi usually paulit-ulit lang yun eh. Siguro, mage na na NPC siya. Pakinggan natin siya. Thank you. Pero makikita mo yung yung mga commenters dito ng mga Pinoy. Pero ang ganda ng boses niya, in fairness, ha? Ice cream, thank you, Jules. Hi, Meg. Ciao. Yun nga lang, hindi siya marunong mag-framing ng Hindi siya marunong mag-framing ng shot. Diba? Ang daming dead space dito. Dapat angat-angatan niya ng konti. Diba? Thank you, man. Okay, so paano, basahin natin kung itong mga sinasabi nitong yung mga Pilipino. Tulog mo na yan. Anong oras na, be? Katok, paayos yung sound. More support for live. Okay. No sounds po. Sleep well. Ba't ka gumaganyan? Diba? Kasi bago pa eh. Parang bago pa sa Pilipinas to eh. Actually, una kong nakita to, ito, one of my favorite TikTokers, ito si Lottie B. Ang cute na Lottie B. Tinry niya raw gawin. Thank you for the barbell. Thank you for the ice cream. This was for an hour. Okay, so for an hour, she earned $108.51. So that's around 5,500. 'Di ba? Around 5,500 for 1 hour of doing that. 'Di ba? So ikaw, anong trabaho mo? Ilang araw bago ka makaw 5,500? 'Di ba? And it's absurd. It is absurd, but it's happening. 'Di ba? Ano magagawa natin? It's happening. So, what can we say about this? What does this say? Kasi yung mga trends na yan, it's a reflection of society.
Diba? I believe the trends that happen, they will not happen if society will not allow it. Definitely. Okay? So, ay, teka. Balik tayo dun sa King Queen. Ayan, ayan, ayan. Okay, so, hindi mangyayari yan kung if society does not approve or, kumbaga, walang pake ang society. Diba? It just, that's it. And, well, of course, ginaya lang naman ng mga Pilipino to. Diba? So, I suppose, this is the state of global society, at least mostly of the Western world that leaks dito sa atin. Diba? Kasi hindi naman tayo Western na ano na country. Diba? Anong nangyari dyan? What happened? Ay, sinong umakyat? Anak ng... Bakit may umakyat? Sinira mo eh! Sinira mo. Siguro nagbayad siya ng malaki. Diba? Ito, meron pa siyang ano, meron pa siyang... Meron pa siyang... Ito, yan o. Nasaan ba? Ito, ito, ito. Ikaw, may number one gifter pa siya. Ah. So, I think this is ano, this is this is social decay happening right in front of our eyes. And you can, this is comparable to ano eh, to let's say yung streaming kasi. Okay, there's a lot of things happening here. Okay, why is this, tanungin natin, why is this popular? Diba? Why would you want to watch this? Okay, so a lot of people, and I think it's this, kumbaga, I think the same, that this is a fetish, diba? May mga fetish na ano eh, fetish ng sa mga NPCs. Actually, may theme yun sa porn eh. Kahit dun sa Japanese dati, luma pa lang, parang yung hindi ka gagalaw tapos nasa porn kayo. Parang naka-freeze ka. May mga ganun, mga weirdo yung mga porn jobs eh. Pero itong NPC, merong mga tao na yung mga wala nang buhay talaga, na nasa bahay lang. People, especially men, who don't have social lives, who don't have social skills, who don't have the acumen para makipag-usap, at saka yung ano, yung hindi lang acumen eh, yung self-confidence to approach real women. Those are the men that usually falls into this kind of ano eh, this kind of pit na alam mo yon, wala kang ability to create connection with real women, especially kaya you fall into these kinds of live streams, kaya ka magsusubscribe sa OnlyFans. Ayan, this is actually comparable to OnlyFans. 'Di ba? Hindi siya naguhubad, 'di ba? I don't know, malay mo later on baka mag-go OnlyFans din siya. Baka may ganyan na rin sa OnlyFans ngayon, may live stream. Hindi ko alam, hindi man ako nakaano sa OnlyFans. 'Di ba? Maybe this is happening on OnlyFans right now. Mas magandang panoorin siya. No? Bakit? Sino ba kasi itong Bombay na itong hayop na ito? Buisit ka! Diba? So, it happens. Na hindi natin alam. And these things, it looks benign. Ibig sabihin, it parang wala lang. Diba? Parang tingin mo, so what? Anong ginagawa niya? Weirdo siya. Diba? Weirdo siya. So, that's it. Diba? Weirdo lang siya. Ano bang pakialam ko dyan, diba? Well, it's true. Pero sa totoo lang, this is devastating yung mga ano, yung let's say OnlyFans na lang. People would say, although a lot of people, especially yung mga feminists, parang, oh, okay yan, OnlyFans, you are taking control of your body.
Okay, I get their argument. Meron man silang mga punto. Although I don't really agree dun sa mga points nila, pero meron naman silang mga rason. Pero when it doesn't work out, kasi obviously they're earning a lot of money doing this with minimal effort. Hindi mo kailangang maghukay, hindi mo kailangang gumawa ng extraordinary art, 'di ba? Kasi $7,000, that's $350,000, 'di ba? 'Di ba? You don't have to do anything extraordinary para kumita noon. Maybe this is extraordinary to you. Siguro it's extraordinary na siya yung nauna, 'di ba? So maybe that's the feat. I don't know. So even that is being redefined every day. Well, but for me, if you're gonna ask me, that has kumbaga watered down the meaning of extraordinary. Kasi extraordinary used to mean excellence, used to mean the Mona Lisa, used to mean the statue of David, diba? Used to mean I don't know, the Burj Khalifa. Tapos ito, I don't know, that's a different conversation. But when going back to OnlyFans, when things don't work out, una ang magiging biktima diyan would be the model herself or himself, 'di ba? Kasi may mga lalaking OnlyFans din ata eh. So a lot of OnlyFans creator had expressed or former OnlyFans creator have expressed regret dun sa ginawa nila sa paghubad online. Kasi you can't take it back. Diba? Nandun na yung mga photos mo, nandun na yung mga videos mo. And people that will enter your life later on, maybe your kids, diba? They will, there's a good chance that they will see it. Diba? And not just that, yung personal na ano mo eh. Yung personal na guilt mo sa sarili mo. Why did I allow myself to do this to myself? Diba? It could be a factor. A lot of porn stars, OnlyFans creators have expressed, kahit nga yung mga nagbo-bold lang eh, kaya si Narica Peralejo, diba? That, compared to OnlyFans and the porn, hindi naman ganun ka comparable yung ginawa ni na Sunshine Cruz, 'di ba? And other sina Ina Raimundo, 'di ba? They felt exploited. So you can feel whatever you want, para you brought it upon yourself. You can say that, pero the point is there is regret afterwards. 'Di ba? Whether you want to blame them or not. Pero to themselves, the regret, the guilt is very real. Okay, and now, so yun ang unang biktima, di ba? Ang second na biktima dito, yung mga simp na, alam mo yun, feeling nila in love sila sa, ano, in love, kumbaga may in love ka to somebody who you just see on screen. Sometimes may kipag-interact sa'yo, di ba? So, I mean, it could be a streamer on TikTok or in Kumu or I don't know where, Bigo, di ba? May Bigo pa eh. So, kung saan ka man nag-i-stream o kahit dito sa YouTube, di ba? Mag-subscribe ka, mag-jo-join ka. And sa OnlyFans, ganun din. Kasi meron kang yung ibang perks, pwede kang makipag-chat dun sa ano eh, dun sa model eh. Pero most of the time, hindi na yung model lang kausap mo. ba? Diba? Kala mo, kachat mo si Alinity. Tapos, kumbaga, you don't know kung sino na talaga yung kausap mo dun. ba? Diba? Pero, so, anong epekto nun? Not to the person, mostly males, ba? Diba? Na parang, oh, parang may in love ka sa somebody that you will never meet in your life. And you're gonna waste precious years, precious time, effort,
your money sa halip na naiipon mo, sa halip na nagbibili mo ng na pang-i-invest mo, or you do it kumbaga magamit mo sa mas productive na bagay, you're just throwing it away to an online hoe. Diba? You can and then your best years, all of a sudden your best years are gone. The same thing with the model, diba? Parang kasi a lot of them express regret kasi later on wala nang sumiseryoso sa kanila. For a serious relationship. Diba? Those are the hazards of the trade. And there are people who kumbaga parang you go girl, parang ganun. Na parang ini-encourage pa nila. Or siguro hindi naman ini-encourage, although some do. Pero kumbaga they view it or they ano bang tamang word? They sell it when they speak of things like OnlyFans, like sex work. Diba? They speak of it highly as something na parang as benign as let's say a call center job. Parang trabaho lang sa banko 'yan, 'di ba? So, kumbaga without realizing na parang napakadelikado niyan and it has very dire consequence, especially kung actual sex worker ka, you work the night, lumalabas ka talaga and you go out with people you don't know, with different men, dadalhin ka kung saan-saan, 'di ba? So it's ano eh, napag-usapan namin ni Christian dun sa Sawsawan podcast, check it out, tungkol sa sex work. And there are people, there are influencers who advocate for, I mean, may mga parang OnlyFans na medyo mas tame ng konti eh, 'di ba? Parang sige, gawin niyo 'to, 'di ba? And there's nothing wrong about this, 'di ba? Wala namang masama. 'Di ba? And a lot of them are young people. 'Di ba? They're young people and that's the thing. You're young. The porn stars who regret their being porn stars did not feel the same way when they were your age. 'Di ba? Ako kasi siguro dati ganyan din ako eh, 'di ba? Pwede ah, siguro pwede kong gawin 'yan. Pero ngayon nag 40 na ako. No way. 'Di ba? No way. Parang hindi ko buti na lang, 'di ba? Buti na lang di ganun kalaki ang aking edits. Hindi ako pwedeng mag-porn star. 'Di ba? So it's their youth. Parang they just think na ano, they just think na parang it's something na they will never change their minds on. 'Di ba? So I think that's also one lesson about this thing na parang when you consider things like exposing yourself to the public and how you package your brand, gugustuhin mo ba na alam mo yun, down the line you will be remembered as such person. Di ba yung si Ghost Tracker nga, nagmumura siya eh, di ba? Ginawa niya, tinanggal niya yung ano, yung mga times na nagmumura siya sa stream kasi nagkaanak siya. Ayaw niyang makita ng anak niya nagmumura siya, na tarantado siya sa stream. Diba? So, ayun, pagmumura lang yun. What more? Kung nagugubad ka. Diba? Binabanatan ka ng mga kung sino-sino dyan. But going back to this, kay, ano ba to? Dito sa, bakit nandiyan pa rin yung Bombay na to? Sige, magkano ba binayad nitong hayop na Bombay na to? Hindi siya. Mas gusto ko to eh. Dito lang tayo kay Lottie. So, going back to this, this is not, this is only comparable to OnlyFans. This is not porn. Pero, this is, I think yung effect na to, sa mga lalaki would be the same na parang kasi most of the people who would
send out the gifts, 'di ba? Nasaan ba 'yun? Ayun, itong mga 'to, itong ayan, itong Jameer Khalid na 'to. Baka ito si Jameer Khalid, 'di ba? O tapos sa yung mga nagbibigay ng mga gifts diyan. Alam mo, she has 800 people watching. Eh, nag-aalisan kasi umakyat to eh. Kanina parang nasa 5,000 yata yan eh. Diba? So, they are, in my opinion, wasting their time being hooked with this kind of vice. And, wala. I think this is social decay happening right in front of our eyes. And yan, for better or for worse, probably for the worse. Kasi gito ah, parang being trapped in this kind of relationship, parang one-sided relationship, being in love and investing emotion to an NPC streamer, diba? Again, sinabi ko kanina, parang the best days of your lives could be lost doing that. And eventually, dadami yan eh. Ang dami nila eh. Diba? May, kumbaga parang, that's one thing that technology did. Na parang, dati, para magka-crush ka, usually ang crush mo, nandun lang sa vicinity. Usually, classmate mo, diba? Sa school. O kaya schoolmate mo, nakikita mo dun. Diba? And then you make a move para makausap siya. Ngayon, you can stay in your house all day without going out, and you can meet or at least see people, beautiful women from, let's say, nasa Manila ka. Pwede kang makapanood ng mga magandang girls na nagla-livestream na taga, let's say, Davao. Diba? Ikaw naman, nandito ka sa Manila, wala kang... Hindi mo naman kayang pumunta ng Davao, diba? Tapos torpe ka, diba? Wala kang trabaho. Pero at least, be, pambili ka ng konting ano, ng konting pangbigay ng virtual gifts, diba? And then, parang sometimes mag-ahay sa'yo yung streamer. Ikaw kikiligin ka naman, in love ka na, diba? How many men have fallen into that trap? And, what will it do to society kung ganyan? I just finished talking about toxic masculinity and dun kay ato, akay ato versus Paulul part 2. Panoorin niyo rin 'yon. May basta it could be related to what I'm talking about right now. So I suppose 'yan lang. Tingnan natin kung nandito pa rin yung Bombay. Sino ba tong Bombay na to? Meron akong naalala dito sa, dahil dito sa Bombay na ito, nakakilala ko. Ayan na natin siya. Siguro yun lang. Good luck na lang sa ating lahat. Yun lang. Paalam.